Alas 9 na ng umaga, meron tayong natanaw na papadapo na sa atin. Mula sa Kalawag, Quezon, 160 kilometers ang air distance nito, mga Lodi. Samahan ninyo ako, alamin natin kung sino ito na unang-unang nakauwi sa ating mga Ugly Birds. Welcome to Ugly Birds Channel. Please don't forget to subscribe, guys. Enjoy watching. Welcome back, mga Lodi, sa channel natin. Alas 7:15 na ng gabi. Araw ngayon ng Biyernes. Iloload na natin ang ating mga Ugly Birds. Baka iload pa ng iba. Ito ang mga kondisyon ng ating mga Ugly Birds. Yan si Victoria, mga Lodi. At ito naman si 727. At yung isa na checkered ay si Happy. Tatlo lang sila na iloload natin para ilaban o itraining sa Kalawag, Quezon, 160 kilometers away from our loft. Habang papalayo ng papalayo ang ating mga training ay nagiging maaga na ang pagluload sa kanila, mga Lodi. Ngayon ay araw na ng Biyernes, dapat sana ay Sabado. Ayan yung tatlo na isasali natin sa Kalawag. Yung isa dyan ay isinali natin sa pan race, si 727. Ito dapat ang sundin ng ating mga Ugly Birds na ipinakita ko na sa kanilang flight plan na dapat nilang gawin. Tawirin nila yung dagat dahil pagka hindi nila tinawid, mahuhuli sila sa kanilang mga pag-uwi. Pwede silang tumukod dyan sa mga isa sa gitna ng dagat na yan. Salamat nga pala sa EGB, Safety Engine Loop, na tumutulong sa ating mga Ugly Birds. Kung kailangan ninyong mga ito ay pampalakas ito ng hatak ng ating mga sasakyan. Lalo-lalo na yung mga motor ninyo, mga Lodi. I-order lang ninyo sa Shopee o kaya sa Lazada. Meron silang mga distributor yan. Tubig naman tayo ngayon, tubig. Dahil sa halos dalawang araw na ang ating mga Ugly Birds sa sasakyan, pinakain at pinainom na nila yan. Mga kalapatids, dito tayo sa Kalawag, Quezon. Dito tayo sa Bakanting Lote. Solo natin ang release. Ayan, maliwanag na dito. Maganda ang panahon. Sa tabing highway tayo. Diba, ayan, no? Napakaliwanag. Ang release natin, 6:40. Time check tayo, ha. Ayan. Sige. Lord, kalampagin mo sa likod, ha. Kalampagin mo sa likod. Pagkatapos mo dyan. Na. 40 release, Kalawag, Quezon. Salamat muli sa club ng San Jose Del Monte Racing Pigeon at NBFC. At shoutout din kay Sir Randy Frigg na may-ari ng video ito kung saan pinakikita ang pag-release ng ating mga ibon sa Kalawag, Quezon, 160 kilometers away from our loft. Ibon natin. Ready na ang pasalubong natin na pineapple juice sa ating mga Ugly Birds. 8:35. Kung sakaling makauuwi pa sila, mga Lodi. 8:54 na, mga Lodi. May natanaw na akong mga ibon na matataas ang lipad. Baka sa mga kaklab natin yon. Ito, nakatanaw na yung Paris ni 727. Inihintay niya yung pagbabalik. Sa halip na maglimlim siya, mga Lods. Alas 9 na ng umaga, minessage ako ni Chef Beryl na narito na raw yung isang ibon natin. May natanaw nga ako pero umiikot pa siya, mga Lodi. Mukhang namamasyal pa o inahatid niya kung sino man yung nakasabay niya. Hindi natin alam kung sino yun, mga Lodi. Pagka dumating sila ng ganitong mga oras ay 1-1 na lang mahigit ang speed nila. Kaya sa mga ganitong oras ay matyaga na natin silang inihintay. Ayan na, nakadungaw na yung Paris ni 727. Baka si 727 na yung natanaw natin. Si 727, mga Lodi, yun yung isinali natin sa fan race. Kaya kailangang mauna siyang umuwi. Dito lagi nagmumula yun sa side na ito. Lumalanding siya sa kanang bahagi ng roof ng bahay natin. Mukhang checkered nga yun. Malamang si 727, pero dalawa kasi yung checkered natin. Si Happy at si 727. Pero ang isinali natin sa fan race ay si 727. Sana si 727 yung mga Lodi. Ayan, umikot na naman. Nasasaksiyan din to ni Chef Beryl dahil nasa likod lang siya ng
Loob natin, tanaw na tanaw niya, mga lods. Si 727 nga, mga lodi. Kitang-kita yung sticker sa kanyang mga singsing. Nagmamadali pa siya, mga lodi, basta nakakapakinig to ng alog ng pagkain. Mabilis bumaba ito at yung itlog na binabantayan niya o nililimliman niya, sana pumasok agad. Nagpalakpakan at nagtalunan na yung mga ugly girls natin. Yan, si Faith, si Trixie at si Angelica. 1,118 pa ang speed ni 727. Halos 9.04 na natin siya naiklak. Kinakailangan pa kasing hulihin siya, tanggalin yung sticker at kiskisin at i-text. Ayan siya, mga lodi. Mukhang malakas tong ibon na to. 9.05 na, mga lodi. Mukhang meron ulit tayong second bird. Minessage sa'yo ni Chef Beryl na yung blue bar daw natin o si Victoria ay nariyan na. Kitang-kita niya kasi yung pagdating niya. Ito lang ang problema sa ibon na to. Matagal siyang bumaba. Kahit tawagin mo, nagpapahinga muna siya dun sa bubong natin. Maraming minuto din ang sinayang niya. Kung sakaling kinaklak natin siya, 9.08 na. Tatlong minuto na mahigit bago siya bumaba dito sa landing board natin. Si Happy na lang ang inihintay natin nung nakaraan na training nila. Nauna naman si Happy, sumunod siya. Siya ang huling-huli. Nagbago na naman ang pagkakataon. Itong magnesmate na ibon na ito, mga lodi, malalakas ito. Hindi nagbabagong mga katawan nila. Kahit na pagkagaling sa training. Ayan siya, mga lodi, oh. Oh. Mukhang pagod ang ibon na ito, bagsak ang kanyang mga pakpak. Galing nga pala yung ibon na yan sa lahi ng mga ibon ni Chef Beryl, yung magnesmate na checkered, si Happy at si Victoria. Ito naman si 727, mga lods. Galing ito kay Boss Jay De La Paz, yung hari ng himpapawid sa Binangonan, Rizal. Ito naman yung gift bird sa atin ni Chef Beryl na kaparis nito ni 727. Mukhang nangawit ang mga pakpak nito ni Victoria. Bagsak na bagsak pa. Pero mas okay siya kaysa kay 727. Dahil si 727, mga lodi, ayan, kung napapansin niyo, pumipirikit yung kaliwang mata niya. Kanina ko pa napapansin yan. Baka tinamaan na rin niya ng one eye call dahil sa dalawang araw halos silang nasa truck. Magkakasama yung napakaraming ibon. Nakakapagtaka din sa mga pagkakataong ito. Ang dami ang nagload. Dahil umpisa din ang fundraise ng San Jose Del Monte Racing Pigeon Association. Yun ang kanilang first lap ngayon. Kaya kung napansin niyo dun sa release, napakadaming ibon na pinawalan. Nine-ten na ng umaga, wala pa rin si Happy. Mukhang nag-happy-happy na naman yun. O dili kaya ay kinain na ng dagat, mga lodi. Bibigyan na muna natin ng patuka itong mga ugly birds natin, bagaman nakakain na yung mga naiwan dyan. Pero mukhang gutom pa rin sila. Ito yung pasalubong ko sana kay 727. I-share na din natin sa lahat. Tingnan natin kung tutuka si... Ayan, tumutuka pala si 727. Ito naman si Victoria, binubuli nung isang barako. Napaka-loko nitong white feather na ito. Ayaw pakainin si Victoria. Kung napapansin niyo, mga lodi, si 727, tingin ng tingin sa akin, mga lods, dahil alam niya na tubig ang kailangan niya. Yun ang isinisignal niya sa akin. Paiinumin na din natin siya ng tubig. Maya-maya lamang, mga lodi, baka mapasma kasi siya. Eto na, mga lods. Pinainom na natin sila ng pineapple juice, pasalubong sa kanila. Walang angatan ng ulo ni Victoria. Si 727, ganun din, uhaw na uhaw. As usual, mga lodi, hindi natin ma-perfect sa clocking kung sakasakaling kinaklak natin lahat. Laging dalawa lang. Ngayon naman, ang hindi pa nakaka-uwi ay si Happy o yung checkered na puti ang singsing. Hihintayin na lang natin sila. Very good itong mga ugly birds natin. Happy, happy 35th birthday sa'yo, Boss Jay De La Paz. Babawi na lang kami sa inyo ni Congressman Tumawis pagka nakatsempo kami, papasya lang ka namin dyan, lods. Etong white feather na ito, lover boy talaga to, mga lodi. Paris niya si Victoria
at si Happy. Eh, iniload natin yung dalawa. Ngayon lang nakauwi si Victoria. Break na agad sila. May bago na siyang dinadala sa pugad niya. Eh, si Victoria, oh, tinatanaw na lang yung bagong pares ni White Feather. Napakalokong ibon. Playboy! Salamat din pala kay Master Puden. Master Puden, turuan mo ang teknik! Ito naman ang para sa mga palkon. Taiji! So far ay effective yung Super Saiyan ni Master Puden. Maraming maraming salamat pala sa panunod niyo mga Lodi. At dun po sa mga bago pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share natin ninyo ang video ng ito. Bye!